Lea, saan na particular nakatutok itong relief operations ng pulis at militar? Aga, dalawang team ng Naval Forces ang nakadeploy ngayon dyan sa iba't ibang lugar sa Region 1. Ang unang team ang aga ay binubuo ng 11 personnel na tumutulong sa mga tauhan ng Office of the Civil Defense para magsagawa ng mga clearing operations sa Barangay Palyogan, Tagudin, Ilocos Sur, habang nabahagi naman ng relief goods sa Barangay Pudok sa nasabing bayan ang iba pa sa kanila. Ang Team 2 ng Naval Forces ay pawa mga divers na tumutulong sa rescue operations gamit ang kanilang mga rubber boats at motor sa mga barangay na binaha. Kabilang nga dyan ang Sukok Sur Luna La Union. Nagsagawa din ng evacuation, search and retrieval operation sa gumuhong lupa sa Barangay Rojas, Baguio ang mga Navy Reservists sa lugar. Habang ang Marine Battalion Landing Team 10 naman ang nagsagawa ng preemptive evacuation sa mga residents ng Barangay Aridoen, Santa Teresita, Cagayan. Ang mga tauhan naman ng Police Regional Office 2 nagsimula ng mamahagi ng mga relief goods sa mga apektadong pamilya sa Calayan, Cagayan. Kinabibilangan ito ng 50 sako ng 25 kilos ng bigas, 50 box ng kape, 30 box ng noodles at 30 box ng iba't ibang klase ng dilata. Ayon kay Pro 2 Director Police Brigadier General Steve Ludan, ito pa lamang ang unang bugso ng pamamahagi nila ng relief goods at pipilitin nilang mabigyan ang iba pang bayan na apektado ng Tropical Storm Maring. Pinuri naman na aga ni General Eleazar ang pagiging alerto sa pagtulong at pagsasakripisyo ng mga pulis sa Northern Luzon. They also have their own families to attend to, but the fact that they were visible during the disaster response with the LGU personnel only manifests their dedication to help. Ito ang tunay na kahulugan ng police service na patuloy nating itinatanim sa puso at isipan ng ating mga pulisan. Aga, patuloy naman ang panawagan ng pinuno ng pambansang pulisya sa mga residente na makinig sa babala ng kanilang mga local government units tuwing may kalamidad para sa kanilang mga kaligtasan. Aga? Okay, maraming salamat, Lea Ilagan.